Hello guys, mga kaprende, magandang araw uli. Welcome back. May gagawin lang akong ano ngayon tungkol sa laging kino-comment sa comment section na TCL no power. So naisipan kong i-vlog itong gagawin kong TCL ngayon na no power. Saksak natin guys. And wala siyang totaling power. So ngayon bubuksan natin. Ito yung input ng ano natin. A source, galing ng source. Tapos ito yung fuse, tapos rectifier diode, pole wave, tapos filter capacitor. Kung saan ito yung sa high voltage section niya. Ito yung filter na dalawa. Tapos itong guhit nito guys. Ayan, ito yung tinatawag na primary section, yan. Primary section yan. Kung saan, andito yung regulator. Ito yung sa regulator niya. Tapos yung IC na maliit na yan, ayan yung sa control IC, yung pinaka-driver IC. Siya yung nagbibigay ng pulse width sa MOSFET IC natin para i-drive, tumawid yung current dito sa chopper transformer para magkaroon ng supply yung secondary ng chopper natin. Ngayon ang ginagawa ko rito, pagka pinlog in ko siya, titingnan ko kagad dito kung may 12 volts dito. Hanapin mo ito, malalaman mo naman kung alin dyan. Titresin nyo, kasi yung unang pa nito, kung may chopper na yan, ano, unang pa niya, yan, ito yun. Ibig sabihin, ito yung 12 volts ito sa capacitor na to, alin, andyan dyan yung 12 volts. Tapos yung itong pa na to sa ground, tapos yung isang pa naman, nirectify ng Schottky diode para naman sa supply ng inverter niya. Ito yung inverter driver IC niya. Yan. Tapos ito yung regulator na. Mga regulator sa... Ito, regulator ng MOSFET, ng primary. Ito naman regulator banda rito na. Tapos opto-coupler. Photocoupler man. Ito naman yung nagtatakda para sa hot ground saka sa cold ground. Siya yung trabaho niya, pinaghihiwalay niyo yung hot saka cold na magkakonekta pa rin silang dalawa. May ano pa rin sila, may kaugnayan pa rin kasi ito yung optocoupler ang nagbibigay ng feedback para ipadala rito kay, ayan IC na maliit na yan, kay driver IC. Kung may problema sa secondary, papadala niya sa IC na to. Kaya pag kami shorted ka sa secondary, halimbawa shorted itong mga diode mo, kaya pag wala kang makuha ang supply rito, dapat titresin mo baka may shorted. Kasi pag minatres na detect nitong optocoupler, kasi siya rin nagsisilbi ng detector dahil itong control IC natin may detector yan. Matidetect ng IC na yan, hindi gagana, hindi mag-activate itong ano natin, MOSFET IC. Hindi rin maglalabas tong chopper ng itong chopper ng secondary voltage. Kailangan mahanap muna natin yung shorted component dito sa secondary. Pag wala namang shorted, ibig sabihin hindi nagtatrabaho yung driver IC natin. Ngayon guys, ipa-plugin natin. Mag-umpisa na tayo magsukat ng voltage. Ngayon naka-plugin na siya, tapos naka-range lang tayo sa 200 volts. Tapos yung ground, importante yung ground. Yung body nito guys, saka yung dito, kaso lang, tinanggal nung may-ari yung tornillo, din na naibalik. So, nakaangat na nga yan, dito na tayo kukuha ng ground. Yan. Tapos itong, ano, red test probe sa pasukat natin sa supply. Yan. Tingnan natin kung may supply, wala. Yan. Walang supply guys. Ibig sabihin, walang supply sa secondary. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon, titingnan natin, babalik tayo sa primary. Sa primary naman tayo pupunta. Kung saan, nandun yung filter capacitor, yung 450 volts o 400 volts man. Ito malaki sa high voltage section ng primary. Titingnan natin ngayon kung mayroong supply yung capacitor na malaki. Ibig sabihin lang noon, pag may supply, buo yung fuse, buo yung wire natin. Kasi nakatawid yung
supply ng kuryente natin. So ngayon titingnan natin dito sa pagsusukat, guys, ng ano, capacitor na malaki, kailangan mataas yung range ng tester niyo, baka sirain. Kasi nga masusukat mo diyan mataas, kaya tinawag na high voltage section niya, kasi nga nasa 300 plus dapat masusukat mo diyan. Yung paalala lang, yung ground nitong dalawa magkaiba. Sa primary, ang ground dyan, hot, yung tinatawag na hot ground. Sa secondary, yung tinatawag na cold ground. Ngayon, titingnan natin. Yan, ibig sabihin, yung filter capacitor sa primary, meron tayong nasusukat na voltage supply sa kanya na 317. Ibig sabihin lang nun, buo yung wire ng ano natin, AC cord, buo yung fuse, tumawid siya ng capacitor, ibig sabihin good yun. Tapos dito sa collector ng ano, collector ng regulator MOSFET natin, wala. Kasi kung nakatawid dito sa regulator IC, sa MOSFET IC natin, ibig sabihin, ang may problema rito is control IC. Sa ngayon wala, hindi nakatawid. So, titingnan natin ngayon. Ah, meron. Ayun, guys. So, meron. Sabihin, nakatawid. Kasi medyo umido lang yung pinaka-collector niya. Nag-umido. Ayan, no. Pag kinaskas mo siya, meron. Ayan, meron siya. 318. Okay, close up lang natin para makita nyo. Ito, negative sa negative na capacitor. Tapos ito, ipang susundot ko dito sa collector ng regulator ng MOSFET IC natin sa primary. Meron siyang 317. Ibig sabihin lang nun, nakatawid diretso sa MOSFET regulator IC natin yung supply na nanggagaling sa capacitor na malaki. Kasi pagtawid nito dito sa AC source, pupunta siya ng diode, apat na diode yan, yung tinatawag na full wave diode, tapos dumiretso siya ng capacitor na malaki, yung 400 volts, kung saan sinukatan natin, meron siyang 300 plus, tapos tumawid ngayon niya ng regulator IC natin, yung MOSFET. Ibig sabihin, nakatawid na siya. Ang problema na lang natin dito sa primary, yung driver niya. Ang naging dahilan siguro kung bakit walang sa ano, pero mamaya titingnan muna natin, tingnan natin kung may mga shorted sa secondary. Pag walang shorted, ibig sabihin lang nun, yung sira nito, yung driver IC ng, o control IC man ng MOSFET sa primary, yun ang nagiging problema madalas. Sa mga nakaraang vlog ko, kaya may mga vlog ako na kinumbert ko sa 4-wire, kasi ang problema niya palagi, itong control IC, driver IC ng MOSFET, hindi na gumagana. Kaya yung regulator IC na MOSFET, wala siyang drive para i-drive niya yung ano, magkaroon ng pulse. Para yung transformer naman, yung chopper na yan, magkaroon ng pulse para mag-vibrate, tumawid yung supply sa kabila para magkaroon ng secondary. So ngayon, hanapin muna natin, titingnan natin kung secondary, tingnan natin kung may shorted sa secondary. So ngayon, tatanggalin ko muna sa pagkakasaksak. Titingnan natin, ito yung pangalawang ano ko, titingnan natin kung may shorted. Pupunta lang tayo sa diode test. Ayan. Tingnan natin kung may mga shorted na diode, buo. Buo rin. Tapos itong MOSFET. Minsan guys, sa ano, yung mga MOSFET ng regulator IC ng ano, inverter, minsan pag shorted yun, wala rin supply. Buo. So ngayon guys, ang gagawin ko, tatanggalin ko muna itong mga ribbon, mga socket niya, para maiwasan natin na masira yung mga ribbon pag ginagalaw-galaw natin yung mainboard. Para maiwasan na masira siya, tatanggalin ko muna ito. Yan. Ganito lang yung tamang pagano. Para maiwasan natin na maputol yung mga ribbon natin. Tapos saka natin siya ilalabas ng ganito. Yan. Tapos kuha lang tayo ng pansapin. Kasi baka mamaya yung ano na yan dumikit sa ground.
Yan. Kuha lang tayo ng sapit. Yung problema niya kasi sa nasa primary section. So gagawin ko, subukan ko muna ng gamitan itong 4 wires. Titingnan ko kung uobra. May nakanda na akong 4 wires dito. Ngayon sa mga ano, di pa lang paano gumamit nito. Meron naman tayong video tutorial tungkol sa paano magkapit itong 4 wires. Panoorin nyo na lang, puntahan nyo na lang sa ano ko. May video na tayo tungkol dito. Hindi diretso na tayo, ano ko na muna to, ikakabit ko para mapagana natin yung ginagawa nating board. So ang gagawin ko ngayon, tatanggalin ko to. Saka guys, pagka palatandaan, pagka hindi gumagana yung secondary natin, matagal mag-discharge. Pag okay yung secondary, madali ma-discharge yung capacitor. Pag sinukatan nyo na ilang minuto na mula nung tinanggang saksakan at may karga pa rin, ibig sabihin, hindi nagdi-discharge yan. Walang load yung power supply mo. Ganyan, pag walang load yung power supply mo, matagal, naiipon lang yung voltage sa malaking capacitor. Tingnan natin, naka-DC tayo yan. No? Tingnan natin kung may supply pa rin. Kaya yun ang sasabi, ano, 300 kanina pa natin tinanggal sa saksakan, pero nasa 300 volts pa rin. Kaya pag nawakan natin yan, talaga masakit. Kaya kailangan natin i-discharge muna. Yan guys, dinischarge ko lang siya. So ngayon, na-discharge na natin. Yan, pwede na tayo mag-umpisa. Yan, wala nang supply. Kaya tilagyan natin sa 200 volts. Wala na. 2 point something na lang. So pwede na natin ikabit natin ngayon to. Ang unang gagawin ko dito, tatanggalin ko itong ano, na SMD regulator, MOSFET regulator IC niya, tatanggalin ko muna. Ito guys, natanggal ko na yung regulator IC niya, yung MOSFET, SMD MOSFET. Ngayon, susunod naman natin gawin, kailangan guys, i-continuity nyo na yung positive nito is nakakonect dito kung saan 3 pins na yan. Make sure lang na yung positive nito is karugtong ng collector. Kasi kung may continuity siya, ibig sabihin yun yung collector. Diyan natin itatap yung pula nito. Kasi ito yung sa collector ng regulator ng MOSFET IC ng primary. Tapos ito naman yung sa capacitor na 400 volts. Tapos ito yung ilalagay natin sa MOSFET, ay sa optocoupler. Yung dalawa na to. Yan, kukunan lang natin siya ng continuity. Tapos ito yung positive. Yan, ito kasi negative yan. Yan, negative. Sign ng negative, ito yung positive. Kukontinuity natin kung talagang dito nga nagpunta. Yan. Ibig sabihin, dito nagpunta. Yung isang paa, wala. Yung isa rin, wala. So, dito natin itatap yung kulay pula. Yan, ito na guys, nakakabit na. Yung pula, dito natin kinabit sa, tinap sa collector ng SMD MOSFET regulator IC natin. Tapos yung itim, yung black, dito naman sa negative na capacitor na 400. Yan, negative sa 400 o 450 volts man yun. Di nakikita siguro na sa ilalim nito. Tapos itong dilaw sa kaasul, dito naman natin itatap yan sa optocoupler. Yan. Ito yung optocoupler, photocoupler man. Dito natin siya itatap. Ito na mga kaprendi. Ikinabit ko na rin yung dilaw at saka asol sa optocoupler. Inangat ko yung optocoupler. Yan. Tingnan nyo na lang may inangat ko siya. Tapos, ito may dot dito. Ayan yung supply. Tapos, sa kabila, ayan yung ground. Ang count niyan, 1, 2, 3, 4. Yan. Ito yung supply dilaw. Ito yung crown asul. Ngayon, titestingin ko. Na, tinanggal ko muna guys. Tinanggal ko muna yung mga nakakabit sa kanya. Kasi iniwasan ko lang na mabusalsal yung mga ribbon. Kaya kailangan din natin pag-ingatan yung ribbon kasi mahirap makahanap. So para safe siya ngayon, ibabalik na lang yan pagka totally maayos na. So ngayon, titingnan natin. Ilalagay lang natin yung ano sa DC.
As ngayon, mga kaprende, pa-plug in ko na siya. Titingnan natin kung magkakaroon na ng supply yung secondary. So ngayon, itatapat natin to, i-ano natin sa ground. Tapos secondary. Ayan guys, napansin nyo, meron na siya. Ibig sabihin, 37, regulator to ng ano, sa batang taas. Yun. Ibig sabihin, ito pala yung 12 volts niya dito. Dito nang galing yung 12 volts. Sa IC na to. Tapos dito pala, ang mga supply masusukat mo is 35. Naka-standby mode pa yan ha. Tapos dito 35. Ibig sabihin, itong section na to, section para sa, ano niya, inverter niya. Tapos yung sa section naman papuntang min, ano natin, mga CPU, mga iba-ibang regulator, dito nang galing. Kasi ito, tingnan nyo. Yan, ito yung 12 volts. Ibig sabihin, dito manggagaling yung 12 volts. Itong 12 volts na ito, guys. Pagsaksak mo siya, magkakaroon ka agad ito ng 12 volts. Yung tinatawag na, na min output supply para sa secondary ng chopper. Ito yung main VCC supply niya na 12 volts. Dito manggagaling sa 12 volts na to yung mga supply papunta rito sa 3.3, 1.1 man o 1.2, 1.8. Dito manggagaling na papunta ng supply ng MCU natin, supply ng memory, at supply ng mga regulator IC pa. Na iba-ibang regulator ginagamit. Kasi yung ito, design na to na board na to guys. Yung design na to na board, hindi siya gumamit ng IC na 118. So ngayon itong kailangan natin, ano guys, sa standby mode, kailangan natin meron siyang 12 volts. Yan, yung 12 volts na to, ito yung tinatawag na input supply sa secondary ng main supply. Tapos, pangalawa, kailangan natin yung 3.3 volts para naman tong yung tinatawag ito na output supply galing ng 12 volts. Maglalabas ng 3.3. Ito yung output supply para sa MCU natin, sa keypad button, saka IR sensor. Tapos, yung 3.3 na input naman, maglalabas naman siya na 1.1 naman, 1.1 IC voltage para sa system core IC natin ng MCU. Tapos, pag nahanap na natin yan, paano ba natin mahahanap tong sa standby mode supply? Ganito, ang gagawin nating susunod na step is, kailangan natin magsukat siyempre. Yung tinatawag na voltage measurement. Tapos grounding. Kailangan din natin ng tracing. Ititrace natin kung saan nagpunta yung pagkasunod-sunod. Mula sa 12 volts, 3.3, 1.1. Yung tinatawag na line circuit for input-output supply. Yan yung mga kailangan natin gawin. So ngayon, umpisa na natin. Handa na natin yung digital. Ito. Yan. Bago pala tayo magsukat guys, ito. May papakita muna akong diagram. Bago pala tayo pumunta dun sa actual na pagsusukat, meron tayong diagram na inihanda. So ito yun. Yung inihanda ko ng diagram. Pagsaksak mo ng ano guys, pag plug in mo ito, pin plug in mo, dapat pag walang problema yung secondary, min supply niya, secondary ng, ay, kung walang problema yung primary min supply natin, maglalabas yan dito ng 12 volts sa secondary na chopper natin, yung tinatawag na natin na main input supply na 12 volts, kasi ito yung pinanggagalingan lahat ng supply. Bali, dalawa to guys ha. Isang 12 volt supply para sa dito, sa circuit na to. At saka isang supply naman para sa inverter circuit niya. So dito, pag plug-in mo, meron ka na dapat masukat dito na 12 volt supply para dito sa MOSFET regulator. Ito yung MOSFET. Hindi pala itong MOSFET. Ano lang siya, parang diode lang din, rectified niya para maging DC. SMD diode lang siya guys, SMD diode. Tapos, correct ko lang ha, hindi siya MOSFET ha, hindi siya MOSFET regulator. Kundi, SMD diode lang siya, galing ng secondary ng chopper. Maglalabas yan dito ng 12 volts. Paglabas ng 12 volts,
papasok dito sa 6-pin IC na to. 6-pin. Ito yung una-unang gagawin natin na voltage measurement. 6-pin yan. Pag nagkaroon ng 12 volts dito, maglalabas yan dito ng 8.6, tapos dito sa kabila 3.3. Tapos makikita mo rito, meron siyang back coil dito. May maglalabas yan 3.3. Tapos dito, 8.6. Dito guys, ito to ang ano niya, pakitake note na lang din kasi pagdating dito, dumaan pa sikit siya ng capacitor eh. Bago pumunta rito sa 5-pin regulator IC. Dito, kasi galing siya rito ng input, naglabas siya ng 3.3 at saka 8.6. Tapos dumaan siya ng capacitor na to. Pag kinunwiti mo siya, hanggang dito lang maano mo sa continuity. Kailangan itawid mo yung tester mo sa kabila para maka-continuity mo naman siya papunta rito. Dito pumunta yan sa 5-pin regulator IC na to. Maglalabas siya ng 3.3. Yung 3.3 naman to, na input na siya, maglalabas naman siya na 1.8 naman. Hindi, wala pa itong 1.8 na to. Ito pa lang. Ito to, yung pag nag-on na, saka mo lang masusukat yung 1.8 na yan. Bali, 1.1. Tapos 3.3, ito na yung magiging input itong IC na to, 3.3 input. Tapos maglalabas itong 3.3 ng 1.1, papunta ng back coil. Tapos yung dulo ng back coil, capacitor, tapos ground. Ganun din dito sa mga back coil na yan, guys, yung dulo niya, pag kinunan mo ng ano yan, continuity, pumunta yan ng mga capacitor, tapos yung dulo ng capacitor, naka-ground. Dito, ganun din. Yung dulo ng back coil, capacitor, tapos ground. So, dito naman, isang 12 volts galing ng SMD diode na to, pumunta siya ng isang transistor para sa panel BCC, supply ng panel. Yung isang pan ng transistor pumunta ng MCU. Tapos yung ito, pumunta siya ng tawag dito, SMD diode. Tapos pag nag-on yan, nag-command ka ng on, maglalabas yan dito ng 12 volts para supply sa panel. Yung supply ng panel guys, depende sa panel yan. Kasi minsan may supply ng panel na 12, may supply na 5, at may supply na 3.3. Depende. Pero sa mga ganito, 32 hanggang pataas, 12 volts ang supply niyan. Madalas 12 volt. So ngayon, ang gagawin naman natin, natapos na tayo sa voltage measurement, sa tracing naman. Doon naman tayo sa tracing circuit naman. Ganito. Sa tracing circuit guys, gaganyan lang natin siya. Yan. Continuity lang. Yan. Pag pinam mo ang babaser. Tapos kung mapapansin mo, yan, dito muna tayo guys sa 12 volts. Mag-umpisa sa 12 volts. Yan. Ito yung SMD diode natin para sa 12 volts niya. Sa 12 volts. Ito yon. Tapos pag kinunwiti natin, dito pumunta yan sa paan ito. Yan, dito siya pumunta. Dito sa IC na to. Yan. Tapos, yung 12 volt, pumunta rin dito sa, yan, sa transistor na to. Yan, sa transistor na to, dito rin yan pumunta. Yan. Yan yung 12 volts natin. Tapos yung mga input na 12 volts na yan, maglalabas naman yan ng output supply na 3.3 at saka 1.8. Oh, ito. Punta tayo sa standby mode. Tingnan natin yung naka-standby mode. Ayan. Ipa-plug in ko lang siya. Ayan. Plug in natin. Ayan. Tapos, yung ground. Importante guys, yung ground. Ayan. Pag-plug in mo ng ano, kordo ng unit mo, dapat meron na kagad dito ng 12 volts. Yan, meron siyang 11.9. Pumunta dito yan ng ano, dito sa IC na to. Yan. Yan, meron siyang 11.93 sa IC na to. Tapos, maglalabas yan ng output na 3.3. Ayan o, 3.3 output. Tapos,
Dito sa kabila, guys, maglalabas yan dito ng yan, 8.6. Kasi duman pa dito yan nang papunta yan dito ng back coil. Ha, dito, papunta dito yan. Ayan, 3.2. 3.2. Dito pumunta yan, guys, sa capacitor na to. Bali yung ano rito, guys, yung ito na 8.6. Dito pumunta yan sa capacitor na to. Yan, dito pumunta yan. Yung kabila niya yan, 3.3 naman, dito pumunta sa IC na to. Bali, ito yung input na 12 volts, naglabas siya rito ng 8.6. Tapos, duman muna siya ng capacitor. Ito yun. Duman muna siya ng capacitor. Ayan o. Tapos, dito sa capacitor na to. Ayan, ganyan sa capacitor. Tapos, sa dulo nitong capacitor na to, yan siya naglabas ng 3.3. Ayan, guys. Tapos, pumunta naman siya dito sa IC na to. Ayan, IC na to. Ayan, 3.3. Yung 3.3 na to naman, dapat maglalabas dito yan ng 1.8. Wala pa ba eh? Wala pa, mga kaprende. Standby pa siya. Yung 1.1 naman na sinasabi ko, dito naman siya pumunta. Ito yon dito. Ayan, 1.1. Ayan, 1.1 volts. Na kung saan, nanggaling naman dito yan sa IC na to. Kung saan, ang input niya is 3.3 dito. Ayan, 3.3. Ito yung input niya. Ayan, tapos yung output, ito na yun sa back coil na to. Yung 1.1. Ayan, 1.1. Ayan yung mga kailangan natin na supply sa standby mode. Naka-standby mode. Ngayon dito, sa ano na to, wala pa tong supply. Para sa BCC IC natin, yan, tingnan nyo na lang maigi. Itong transistor na to, guys, yan, papakita ko lang. Yan, wala pa siyang supply, yan o. Yan, wala pa siyang supply. Sa standby mode, kailangan meron tayong 12 volts. Check, meron na yan. 3.3 output supply galing ng 12 volts. Output supply para sa MCU, keypad button, sa IR sensor. Check, meron na. 1.1 para sa system core natin, meron na. So, ang ginawa natin, yung voltage measurement, yung grounding, continuity. Ngayon, tinagawa natin yung continuity tracing para sa line circuit. Para sa input-output supply. Ito yung makailangan natin gawin para magawa natin ng maayos yung unit. Kailangan maging organized lang tayo sa pagre-repair. So ngayon, guys, naka-standby mode tayo. Ayan, kung mapapansin nyo yung ano natin, ilaw na ano natin. Ayan, pag naka-standby mode ang TCL, yan, nakaganyan siya. Nakailaw lang yan. Pag pinres mo to para sa power on niya, mawawala yung LED indicator niya. Sign na nag-on na siya. So ngayon, pipindutin natin. Pipindutin ko. Ayun, nawala. Nawala yung LED indicator niya, tapos balik tayo sa pagsusukat. Tingnan natin kung mayroon na siyang supply para sa BCC niya. Yan. Ito kanina, guys, makapapansin nyo yan, may ilaw na siya. Yan. Mapapansin nyo kanina ito. Yan. Ito supply ng BCC, wala yung kanina. Sa standby mode, wala pa. Pag nag-on, magkakaroon na yan. Tapos itong 1.8 kanina, wala pa to. Ngayon, meron na siya. Yan. So ngayon, titingnan natin yung unit kung okay na. Yan, tatanggalin ko lang siya. Ayan, guys. So ngayon, papatayin natin uli. Ay, di mo pala siya mapapatay kasi ano to eh. Talagang ganyan ang design ng mga TCL. Kailangan lang natin bunutin. Yan, kailangan lang natin siyang bunutin. Yan, nawala na yung power niya. Ipa-plug in natin uli. Subukan natin. Isa pa. Yan. Yan, umilaw na uli siya. Ngayon eh, pa-power on ko. Ito yung power button niya, guys. Pa-power on natin. Yan, umilaw na.
Ayan, meron na siyang TCL. Kailangan guys, yung ano nito kasi, sa mga nagko-comment, pasensya na kung di ako makapag-reply kasi mahirap sumagot sa comment nyo kung paano gawin. Kasi una-una, kailangan natin buksan ang unit. Tapos, magbo-voltage checking tayo kung ano yung mga supply na wala sa kanya. Kagaya nito, nung dinala sa akin, hindi ko pa alam kung ano sira, pero no power. Yun na, nung binuksan, na-trace ko, ang naging problema niya, primary. Sira yung control IC. Ganun lang guys, kasi hindi ganun talaga kadali na malaman kagad-agad ang sira sa isang tanong lang. Kailangan natin tingnan yung mag-voltage measure, eka nga, para malaman natin kung anong problema. Yun lang guys. Thank you for watching. If you like this video, kindly leave a thumbs up. And if you haven't subscribed yet, just click the subscribe button and hit the notification bell for more videos.